ko sa iyo, interested ka bang kumita ng $100 per day? So kung interested ka guys, panoorin mo yung video na to. Ituturo ko sa iyo yung isang paraan wherein pwede po kayong kumita ng $100 per day dito sa strategy na to. So if you are excited, panoorin mo yung video na to at ituturo sa atin, okay? Sa kakolab natin, guys, mag-subscribe kayo sa channel niya at ipapaliwanag sa atin kung paano tayo kumita ng $100 per day at ipapakita rin sa atin kung paano tayo kumita nun. Ituturo sa atin ng full step by step kung paano tayo kumita ng $100 per day. So, wag na nating patagalin, guys. Okay? Panoorin mo yung video na to until the end para matututunan mo kung paano kumita ng $100 per day. Alright? So, and guys, don't forget to subscribe sa kanyang YouTube channel at nandyan naman sa screen makikita nyo later. Okay? So, anyway guys, if you're new dito sa YouTube channel ko, my name is Mark from Pinoy Influencer. Okay? Mag-subscribe din kayo para ma-update kayo sa mga iba't ibang paraan kung paano kumita ng pera sa online. Alright? So, without further ado, let's go! So, ayan guys, punta tayo dito. Makikita natin, eto, gumagalaw tong PNL natin. So yeah, this video is for reference only, no? So this does not qualify as an investment advice. Meron tayo dito guys na tawag kay Binance Futures na buy long and sell short, no? So yung ginawa ko dito guys is to buy long, no? Is to buy long. So nag-buy long ako dyan kasi tingin ko is pataas si market. So kaya nagkaroon ako dito ng profit. Say for example kay LTC USDT. Makikita natin dito guys, eto. So, dito yung entry natin. Makikita din natin yan dito sa entry price. Ito. And then, dito sa order history, makikita natin yung mga detalye dyan. Ayan. Kung kailan natin siya in-entry, yung time, yung symbol niya, kung anong cryptocurrency. So, ayan. Paano nga ba dito mag-entry sa Binance Futures? So, dito, marami nagtatanong talaga neto sa atin. So, dito guys, sa taas, ayan, makikita natin. Meron ditong price. Basically, itong price guys is yan yung current price ng isang cryptocurrency. So, dito natin yan makikita. So, ayan. Ito, pwede nating tingnan. So, dito sa price, guys, since nakalimit order tayo, pwede nating i-edit yan. So, say for example, gusto nating bumili dito banda. And then, ibabay long natin siya. So, something like 105.75, no? So, 105.75. 105.75. And then yung size niya guys ay naka-vary yan sa tinatawag natin na leverage, no? So yung leverage natin is nandito sa taas. Ito makikita natin. So itong cross guys is malayo tayo sa liquidation. Meaning to say nung liquidation guys ay once na, for example, nag-buy long tayo dito tas biglang bumaba yung market. So doon tayo matatalo at magkakaroon dyan ng liquidation price, no? So dito natin yan makikita dito. So if ever na mapuntahan niya yung price na yan, so, say for example, nag-entry tayo kay LTC sa 105.75 and then yung liquidation niya is 98.16, something like dito. If ever na pumunta siya dito, pumunta yan dito, maliliquidate yung open positions, no? Kasama yung balance mo dito. So, mawawala yun lahat. Yan yung risk dito sa Binance Futures, no? So, high risk and then high reward naman kung meron kang proper setup. Kaya makikita natin dito guys, meron akong 241%, 145% and 62%, no, sa maikling panahon lang. So dito naman guys, so si for example LTC 105.75, yung size natin is naka-base nga yan dito sa leverage and then makikita natin yan dito sa cost, no. So si for example, ito drag lang natin. Ayan, so makikita natin dito yung cost guys, yan yung mababawas sa ating balance. And kung sa tingin mo ay pataas si market, i-click mo lang itong buy long, no? So kung makikita natin itong kulay green ay tumama na siya dyan. Then after that guys, kung sakali na pumunta yung price action dito, ay mapiplay siya dito sa positions, no? Kung makikita natin guys, for example, andito na siya, ito. So ito yung magiging structure niya, no? So dito ako nag-entry, tumaas siya, kaya meron tayong profit. So, yung questions dito, yung risk dito guys is what if itong entry natin is bumaba siya, no? Bumaba siya dito. So, meaning to say,
itong positive na to ay magiging negative yan, guys. Magiging negative yan. So, magiging negative and then yung liquidation price niya, if ever natamaan yan, ay mawawala itong balance kasi nakakross tayo. Cross leverage is kasama yung balance sa open positions mo, no? So, ayun. And then, yung short naman, guys. Yung short naman is ginagamit yan pag pababa si market. Kabaliktaran naman siya, no? So, see for example, dito tayo nag-short. So, dito na area. So, nag-short tayo dito, guys. 123. So, say for example, short tayo dyan. So, 123 something. 123.75. And then, amount, no? So, demo lang natin, guys. Then, after that is, eto, click natin yung sell short, no? Pwede natin i-set yung take profit and stop loss dito, guys. Ayan, makikita natin yung take profit. Yan yung tinatawag natin na dyan natin i-close yung open positions natin. Yung stop loss naman, just in case na mag-against sa bias natin para hindi tayo ma-liquidate, sineset yung stop loss, no? So, say for example, yung stop loss natin, guys, ay kabaliktaran, guys, no? Since pinili natin yung sell short, yung ating stop loss ay dapat nasa taas, no? Kasi magkaka-profit tayo dito, guys, pag bumaba yung presyo ng isang asset. So, say for example, dito natin ilalagay yung ating stop loss sa taas, no? So, sabihin natin 128.50. So, 128.50. So, ayan. And then, yung take profit natin, sabihin natin, pwede siya dito na area. So, say for example, so, 111. Ayan. And then, after that, pipiliin natin ay sell short kasi sa tingin natin ay pababa yung isang asset, no? So, after that, sell short lang. And, ayun, mapiplace na siya dyan. So, if ever na pumunta yung price action dyan, dyan, magkakaroon ng trigger, ma-filled yung ating positions at magre-reflect siya dito. So, if ever na tumaas si market, since naka-sell short tayo, matatalo tayo. If ever na bumaba si market, doon tayo magkakaroon ng profits. So, hopefully, nagkaroon kayo ng ideas, guys. Sana'y nakatulong itong video natin for today. So, nagustuhan mo ba yung video? Before ka mag-skip, guys, at matataposin yung video na to, meron akong dalawang video dyan na pwede nyo pong panoorin. Nasa gilid yan, o kaya nasa baba. Okay? Hanap po kayo dyan ng mga pwede nyo pong panoorin bago kayo mag-skip sa video na to. Alright? At kung di ka pa nag-subscribe, meron din po yung bilog dyan, okay? Or nasa gilid. I-click nyo po yan para makapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. Alright?